Hello everyone. So ito na naman po tayo ngayon sa ating pagtatanim. Ngayon naman, ang gagawin natin ay yung paglalagay ng iba't ibang kulay sa isang puno ng bougainvillea. Pwedeng mayroong red, may yellow, may orange, tsaka may fuchsia pink. So sa umagang ito, yun yung ituturo ko sa inyo kung paano natin o kung paano natin gagawin na magkakaroon ng iba't ibang kulay yung isang puno ng ating bougainvillea. So nandito yung isang puno ng bougainvillea. Ayan. Ngayon ay meron na tayo naka-prepare dito na mga branches or sanga ng bougainvillea. So ito ay color yellow. Ngayon ang gagawin natin, ilalagay natin siya dito. Dito natin siya i-graft. Ayan. So bago natin gawin yan, ay disinfect muna natin yung ating gamit. Linisin muna natin siya ng alcohol. Lalong-lalo na yung pang hihiwa natin mamaya at pang lilinis doon sa ating i-graft na tanim. Ayan. Ito yung ating cutter. Kailang i-disinfect natin siya. Lagyan natin siya ng alcohol. Kung wala namang alcohol, pwede ninyo siyang partly na i-ano sa apoy, idarang para mamatay yung anumang mga makakasira sa ating gagawing halam, i-graft na mga halaman. Ayan. O ngayon, linisin na natin yung ating ilalagay. Tanggalan natin siya ng dahon. Tapos ay atin na siyang tapyakan. O, wag nating kalilimutan, ito yung taas niya, ito yung baba. Dahil pag nabaliktad natin na paganyan, paano tubo na ng halaman natin? Paganyan na. So kailangan tandaan natin na laging yung pang-itaas ay talagang sa taas at yung babang bahagi ay sa baba rin. Okay. Tapyasan natin siyang ganyan. Mag-disinfect naman yung ating kamay kaya. Yeah. Ngayon ay ganito ang gagawin natin. Hihiwaan natin siya sa gitna. Dahan-dahan at baka sumobra or may masira natin yung ating paglalagyan. Okay, so pwede na siguro yan. Ngayon, dahil masyadong malaki itong ating paglalagyan, napakapapayat nung ating i-prepare na i-graft. So pwede natin siyang gawing dalawa. Dalawa ilalagay natin. Meron pa isa. Pwede natin siyang gawing dalawa. Ayan. Okay, ngayon pag na-insert na natin yung ilalagay nating halaman, tatalian na natin siya. Yung ating panali, kahit yung mga yung mga sandubag na hindi na natin nagagamit, pwede nating gunting-guntingin. Yun na lang ang gawin nating panali. Okay. So ganito ang gagawin natin. Ayan.
siya. Pag natalian na natin ng ganito, lagyan na natin siya ng supot. Yung plastic ng yellow. Hindi pala, yung plastic ng ice candy. Yun ang ating ilalagay. Ito. Para magkaroon siya ng moisture. Tapos, huliyan ulit. Ayan, dahil itong ating halaman ay nandoon sa arawan, kailangan lagyan muna natin siya ng papel para hindi siya matuyo yung ating i-green up na halaman. Ayan. So yun lang yung ating ano. Pero maglalagay pa tayo ng isa doon para makita nyo maigi. O ito naman yung isa. Fuchsia pink ang kulay nito. Ito naman ang ilalagay natin dun sa isa natin. Oh! Tingnan natin kung kasya na. Hindi pa. Kulang pa ng kote. Yung ating hiwa. Ayan. Ilalagay na natin, medyo mas malaki ata itong ating ilalagay, ay tamang-tama, ayan. Ngayon, talian na natin siya uli. Ito yung ating panali. Tanggalan pala natin siya na ano, kasi mas bubutas yung ating plastic. Tanggalan natin siya ng tinik. Tapos lagyan ulit natin siya ng papel. Ayan. So may plastic na siya. Tapos edi na natin siyang ibalik doon sa may arawan. So, tapos maghintay kayo ng 45 days. Yung iba maagan, mga 30 days pa lang. Ano na, lumalabas na yung kanilang mga sibol. Yung iba naman talagang 45 days. Meron din yung medyo matagal talaga, kagaya nitong mga ito. Tagal na, matagal ko na itong mga nai-graph, pero matagal silang magkaroon ng ano ng sibol, kaya hindi ko pa tinatanggal yung kanilang plastic. Kapag nagsumibol na sila, lumabas na yung kanilang mga dahon, pwede na ninyong tanggalin yung plastic. Kagaya nung mga
ginawa ko yung mga yan, o nung lumabas na yung mga sibol nila. Ito to. Pakita mo. Ito. Nung lumabas na yung mga, nung gaganto na yung sibol nila, tinanggalan ko na sila ng plastic. Ayan, so ganyan itong mga to. Ayan, nung lumabas na yung sibol. Ito, meron na rin mga lumalabas dito, pero yung isang kasama niya hindi pa lumalabas. Kaya hindi ko pa tinatanggal yung kanyang plastic. O kahit ito, oh. Ilang araw na to, nasa 30 days na itong mga to. Wala pa rin. Maliliit pa lang yung sibol nila. Ito yung mga nauna na, oh. Malalaki na sila. Ito. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panunood ng aking vlog at naway patuloy na makatulong ito sa inyong pag-aalaman. Maraming salamat at naway madagdagan pa ang bilang ng magsusubscribe. Naway sabihin din ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala na mahilig ding mag-alaman na sila din ay manood para meron din silang maidagdag na mga kaalaman pa sa kanilang pag-aalaman. Maraming salamat! See you sa susunod na video!